Welcome back to my channel. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Hey guys! Wah, andito tayo ngayon sa Milwaukee, Wisconsin. Wala tayo sa Illinois. Because dito na-assign si Commander for 3 months. So ito ang ating hotel. Ang kalat, sorry. At nag-work from home ako. So this is my home for the next week. Isang linggo lang ako dito, tapos uwi ako. Balik lang ulit dito. Ganun yung buhay, guys. Naka-hotel kami. Kalat. Hindi ko rin papakita, sorry. Hindi ko rin lilinis. Na-realize ko lang, ay, kailangan ko pala mag-vlog. Medyo, I mean, malaki yung room, pero medyo luma kasi itong hotel natin. Medyo Chipanga. I mean, it's not 5 stars, not bad too. So parang, it's an okay hotel. Actually, hotel na malapit sa airport siya. So yan, CR, ganyan. Mabilisan lang. Apakakala talaga, promise. So yun, nag-ano kami, isang update lang. Mga naka-follow sa akin sa Instagram, nakita niyo naman, di ba, nag-snow tubing kami. Hindi na kami nag-ski this year kasi na-experience naman na namin mag-ski. Tubing, snow tubing yung ano namin. Yung parang salbabida, pinaganda lang yun. No? Snow tubing, pero ano yun, salbabida. Tapos mag-slide ka pababa, ganun. Pinakita ko naman na kanina sa video, di ba, sa vlog. So yun, ngayon, naghanap ako ng something Asian. Kasi ayoko naman mag-fast food, guys. So naghanap ako ng Chinese restaurant. Ayan, wonton soup, shrimp fried rice, at itong beef. Ano ba to? Ewan ko anong beef to. Mongolian beef, ganun. So, let's go. Kain na. Tapos ako yung manonood. Maghanap ako ng papanoorin. RTIA, Sir Rapi Tulpo. So, ganun. Let's go. Tapos mamaya susunduin ko na naman si Commander. Tapos isa pa pala, grabe. Tapos yung isang ano, marketing agency na kataya ko. Nag-message sa akin kanina umaga, sabi. Nagpa-follow up doon sa mga videos. Sabi ko, what videos? Ganyan. Pag, ano, pagtingin ko pala, in-assign na nila ako na sobrang daming mga 12 brands pa. So 12 videos yun na kailangan ko i-collab. Tapos sinabi ko sa kanila, I'm actually out of state and won't be back in Chicago till, ano, sabi ko, this weekend. Ganyan-ganyan. And sabi ko, right now, I only have 3 clothes. 1 hoodie, tapos lahat printed pa yun. Kasi normally, guys, kapag nagko-collab pala, dapat walang logo yung brand, ganyan. Kasi syempre, ads yun. Dapat walang ibang kalabang brands or ibang brands na walang logo. Yun lang, sabi ko, wala pa ako. Wala akong damit, ganyan. So, dumaan ako ng Walmart, bumili ako ng isang plain shirt. Actually, ano siya, sweatshirt, ganyan. Abonado pa yun. Hindi, ipapa-reimburse ko sa kanila yun. So, ganun. Sabi nila, hindi, kaya mo yan. We trust you. We like your acting skills. Sinabi talaga nila yun, guys. Kaya, no? Feel na feel. Anyway, kakain muna ako. Ayan, tapos na ako kumain, guys. Tapos, papakita ko sa inyo ang aking setup. Ayan lang. Ayan na yun. Tapos, buksan natin yung ilaw. Ay, against the light kasi, guys. Wait lang. Ito na yun siya. Ganyan lang sa kaliit. Tapos, magsalita na ako. Swipe left to learn more. Ganyan. Ganyan yung mga ginagawa kong ads, guys. Sa Meta. Tsaka sa TikTok. Ang dami nang ano eh. May mga nagme-message sa akin. Siguro mga 5 taon. Sabihin lang, Kuya Vince, ikaw to, diba? Ganyan. Yung mga ads sa Facebook, umaabot pala ng UK, no? Tsaka ng Pilipinas. Akala ko kasi, karamihan ng mga ads na ginagawa ko, akala ko dito na sa US, umaabot pala siya ng international. Sa nailaw. Okay, sige guys, magsisimula na ako. Para matapos ako agad. Kasi after nito, meron pa akong pag-aaral. Ganun, diba? Gusto niyo yun. I-memorize ko lang yung line. Wait lang.
If you're looking for a remote work from home job that better suits your lifestyle, stop scrolling. If you're looking for a remote work from home job that better suits your lifestyle, stop scrolling. Tapos nagre-record ako ng mga dalawang hindi naman perfect, yung dalawang okay para makapili yung brand ko anong gusto nila. If you're looking for a remote work from home job that better suits your lifestyle, stop scrolling. Nakatawa, di ba? Okay, tapos maaba pa yun, guys. So, i-cut ko na kasi magiging mahaba na masyado. Pero basically, ganun yung ginagawa ko lately. So, nagre-request yung iba't ibang brands ng videos. Babasahin ko lang yung line. Send sa kanila. Yun yung gusto ko kasi hindi na ako yung mag-iisip ng script. Meron kasi akong isa pang marketing agency na tawag dito na I work with na sinisend nila sa akin yung products. Mostly products siya. Tapos ako yung naggagawa ng script, ganyan. Tapos minsan ayaw pa nila. So, ito ang gusto ko ngayon kasi sa iba-ibang marketing agency to, ha. Sila yung nag-ano, puro script lang. Script-based, ganyan. Tapos yun. Pak-pak, bye. Ganun. Okay, bye. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And andito pa rin tayo ngayon sa Milwaukee. Guys, teka nga, ang gulo ng buhok. Mag-bonnet nga muna tayo para may presensya akong nananamdaman. Joke lang. Ayan. Halatang di naliligo. Isang linggo na ako nandito sa Milwaukee. Lock-in taping. Feeling. Hindi, joke. Kapakita ko sa inyo yung tapat ko, guys. Dito ako sa ano. Grabe, ang foggy. Foggy talaga, guys. Aside sa ano, may dumitong ano, bintana. Ang foggy. Kita nyo naman. Parang nasa horror movie lang. Joke. Hotel pa rin tayo for today's video. Ayan, pero bukas uwi na rin kami sa Chicagoland. Anyway, sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. By the way, kung bago ka dito sa channel na to, ako si Vince Filipino, living the American dream at gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. And sinasagot natin yung mga comments nyo sa last video, which is gagawin na natin ngayon. Ang tagal ko walang vlog, yung last vlog ko pala, ano pa? New Year pa, guys. Sorry kasi na-busy ako. Meron akong mga tinatapos na, ang tawag dito? Palagi naman. Meron akong tinatapos na mga collabs, ganyan. Tapos lately, meron akong bagong gig. Meron akong bagong side hustle. Yun nga, na may naka-discover. Merong nag-reach out na marketing agency na kailangan daw nila ng mga paid actors. So, paid actors, feel na feel. Kala mo naman. Hindi, para sa mga digital ads, sa mga commercial. And then last night, meron akong previous coworker nag-send sa akin. Tsaka yung ibang kong kaibigan nag-send sa akin. Uy, ikaw to, di ba? Sabi ko, ano yan? Hindi ko alam umabot pala ng Pilipinas yung mga pinagagawa ko, guys, na commercial. Commercial model. Anyway, sagutin natin yung mga comments no, sa last video. John Del Di Mayuga, advance happy 5th year po dyan sa US. Oh nga, grabe. 5 years na ako dito sa Amerika. Next month, February. 5 years na ako, guys. By the way, ako po, Kuya Vince, di ko naabutan man since day 1 yung vlog mo. But napanood ko nung pandemic po. Hehe, almost lahat ng vlogs nyo, sir. Kasi may mental health problem po ko during that time. At na-discover ko po tong channel nyo through searching Pinoy vloggers sa America. And this channel po yung nakapukaw ng attention ko. Wait, thank you naman. Anyway, share ko lang po pala. Isa po sa mga factors, yung channel nyo ang naging way para nahirapan na ako magbasa ng Tagalog. Joke. Palagi ko sa'yo sabi, no? Pero hindi seryoso. Parang ang naging way para makarecover po sa anxiety ko during pandemic. Uy! Which is good, diba? At least kahit pa paano nakakatulong ako sa maliit na paraan. And kaya looking forward po talaga ako na sana mag-try po tong channel nyo at ma-witness ko yung 100k subs milestone nyo. Kailan kaya, no? Antayin natin yan, John Del Di Mayuga. Sana soon. And hoping someday maging millions po ang subs. Kaya let's manifest that, Kuya Vince. John Del Di Mayuga, thank you. Marvin Joseph, happy new year sa inyo, bro. Vince, looking forward to see you very soon. Lapit na po. Oo nga, Marvin Joseph. Grabe. Hindi ko alam paano kita kikitain sakali. Wala pa akong budget. Walang budget. Hindi, wala akong time. Pero titignan ko talaga. Message mo ko sa IG. Ano yung schedule mo? Sana maisingit ko siya. Or hindi, ikaw yung pumunta dito. Ganun. Asheng, Kuya Vince, kamusta po, Boy America? Dream ko talaga makapunta dyan. O tara na dito. Ernesto Pogi, tama ka, bossing. Dito lang ako sa Yorkville. Pag makasalubong ko kayo, magpapapicture ako. Hey, happy new year, bossing. Papicture talaga. Ako lang to, huy. Enrique Lamparas, hi Vince, new year's resolution ko po. Wish ko makapunta dyan. Haha, by the way, pa-explain naman po paano process ng driver's license sa Chicago. Thanks. Ganun din naman yata. Pare-pares lang naman, diba? So, pupunta ka sa DMV or yun nga, yung sa Secretary of State. Pipila ka dun. Mabilis lang yung process. Ewan ko dito sa amin, mabilis lang. Punta ka lang dun, pila, send 2 valid IDs yata. Dalawa ba? O, parang dalawa yata yun. Tapos,
pipicturan ka nila doon, and then meron ding driving test, and then may written test, that's it. Makukuha mo at the end of the day, parang sa Pilipinas, merong papel, and then after 2 weeks yata, isi-send nila sa iyo, they're gonna send you yung physical card after mga 2 weeks yata. Easy. Mark Stibol, share ko lang experience before arriving here. Wala kasi accommodation si company, so inayos ko ang matutuluyan namin dito ng roommate ko. Goods na din kasi it's walking distance to work, so at least makasave ako, I believe, but it's a high-end apartment pala. So yun, though wala naman siyang hinihing advance aside sa admin fees, malaki din talaga ang gastos, kaya ito ini-enjoy kahit super limited ang budget. Hoping na I will succeed din dito tulad mo. Grabe, nag-succeed ba ako? Siguro, if you think that nag-succeed ako dito, alam nyo lang, baon sa utak. Kaya ano, anyway, ayan na. And of course, to meet you in person para pa-pick at mag-thank sa mga tips na sobrang naman gym makakatulong. So, bekene men, paturo paano makabili ng Tesla, ganun. Haha, more power bro at happy new year to all, see you soon. Pa-pick talaga, ako lang to, huy, ano ba? Makikita nyo lang dyan ako sa Chicago pag gala-gala. Actually, pag Monday, thrice a week na kaming required pumasok sa office. So, makikita nyo ako sa downtown Chicago 3 times a week. Nag-aantay ng bus pa. Totoo yun. Bihira ako magdala ng kotse sa office. At yung mga ka-office mates ko rin naman, wala nagdadala ng kotse sa office. Unang-una, ang grabe ng traffic sa Chicago. Pangalawa, ang mahalong parking. Pangatlo, meron namang public transport. So yun, Mark Stibol, congratulations, welcome to America, ayan. Okay na rin yan na, I mean, high-end ba talaga? Baka kala mo high-end lang, or baka high-end naman talaga. Okay na rin yan, at least, di ba, safe. Kesa naman, doon ka sa mura, pero nakasalalay naman yung buhay mo. Huwag so ganun, doon ka sa safe. Enjoyin mo na lang yung high-end na apartment. Tapos nakalease ka ng 1 year, no? So, kailangan mong magsipag para makabayad ng renta. Ganun talaga yon. Pero kung ayaw mo, marami namang apartment na hindi naman sobrang mahal, pero you're still in a safe area, let me know. Marami ako alam. Naging ano, real estate. Real estate agent? Ayan. Oo, kapag ready ka na bumili ng Tesla, let me know, meron akong referral fee. Makakakuha ka ng bonus, meron din ako. Diba? So, bago ko bumili ng Tesla or mga friends mo, sabihan mo ko, bibigay ko yung referral link ko. Walang ano yun, ha? Walang markup yun, walang tubo yun. Talagang referral bonus lang. Ganyan. Meron tayo parehas. Diana, Wiza, Sistina, Happy New Year, Kuya Beans. Hi, kailan kaya makakapunta dyan? Need kasi ng driver's license. May park po dyan sa America na hindi need ng driver's license kapag mag-apply. Apply ng what? Tourist visa? Hindi naman yata kailangan ng driver's license pag mag-apply ng tourist visa. I mean, let me know kung mali yung intindi ko. So, makakapunta ka dito, apply ka lang ng visa. Tourist visa, syempre, muna. Nurse Marian, uy, una ako commenting while on shift service. Uy, ganun. Huwag may pakita. May pakitang nanonood ka ng YouTube. Ask ko lang, madalas ka bang mag-Costco? If yes, worth the expenses naman ba? God bless, stay safe. You know what? Depende yan sa pangangailangan mo. Kasi kunyari monthly, bibili ka ng... Mas tipid naman talaga dun if you're buying... Ito, in my opinion na. Yung mga toiletries. Kasi dun, wholesale siya. Marami talaga. Yung kunyari yung mga toilet paper, paper towels, ano pa ba? Chocolate, chicheria. Pero, kasi dun mo rin mabibili. Dun mo lang mabibili yung brand na Kirkland. Yung kumbaga sa Walmart, yun yung best. Ayun yung great value. Sa Pilipinas, yun yung bonus. Parang ganun. Pero dito, iba na. Parang maganda yung quality naman. Tapos may mga vitamins, nandun din, mas mura. Pero yung sa akin, honestly, I don't think na ma-maximize namin yung yearly na membership. Kasi may yearly na membership fee yun, diba? Sa amin, hindi namin siya na ma-maximize, to be honest. Pero pag meron kaming kailangan na dun lang mabibili, hindi naman dun lang. Pero kapag yung gusto namin makatipid, like yung mga toiletries, dun namin binibili. Pero most of the time, sa ano lang kami bumibili, sa mga Walmart, yung mga malapit lang. Kasi wala kami, alam nyo naman dito, sa buhay Amerika, walang time yung mga tao. Palaging work, palaging ganyan. Kung hindi man nag-work, pahinga. Ganun. Kung sinasabi mo worth the expenses, for me personally, parang sa akin hindi. Pero may membership fee. May membership pa rin kami. So yun, God bless you too, Nurse Marian. Huwag magpahuli sa, ano, sa work. Joke. Veronica Agura, Kuya, tinry ko tikman yung snow pero galing ulap tapos sinalo ko lasa. Sinalo, tapos yun. Lasang tubig lang din. Diba? Parang ano ka lang, punuin mo yung baso mo, makakagawa ka ng ice crumble. Ice crumble or ano, banana, ano yan, saging konyelo or mais konyelo. Halo-halo, sabenta mo sa mga kapitbahay. Baburo kaligayaan eh. Joshua Grandes, uy, grandes, upang ko tumutulog. Guys, kasi nag-i-snow.
Hindi nag-snow, I mean, ang lamig pa din. Joshua Grande, Happy New Year, bro! Ask ko lang, mabubuhay ba ang newcomer dyan na graphic designer? Newcomer? Siguro, mabubuhay naman. Kasi kunyari, ikaw, eto ha, real talk, kapag nandito ka naman na, hahayaan mo bang hindi ka mabuhay? Siyempre, hindi, diba? Gagawa ka ng paraan. Parang yung isang kakilala namin dito, isa sa mga tita-tita namin dito, bago kami bumili ng bahay, medyo hesitant kami. Ito, real, totoo, medyo hesitant pa kami nun. Pero sabi niya, bibili rin naman na kayo ng bahay. Kasi kami natatakot kami, paano yun? Kunyari, baka hindi namin mabayaran monthly, ganyan. Kapag andyan na yan, gagawin nyo ng paraan yan para mabayaran nyo monthly. Ikaw, hahayaan mo bang ma-foreclose yung bahay? Hahayaan mo bang ma-evict sa bahay? Siyempre, hindi, di ba? Tayo mga Pilipino, kaya natin yan. Gagawa natin ng paraan. So, marami namang way para kumita. Ang ano dyan, huwag ka lang choosy. Ang dami kasing choosy. Sabi lang, anong work mo dito? Bakit ganyan lang yung work mo? May mga ganun actually. Huwag ka magpapadala sa mga ganun mga kababayan natin na daming say sa buhay mo na walang ambag. Hindi, yun lang. Kaya mo yan. Meron akong kilala. Though hindi siya newcomer dito. Graphic designer siya. Kapitbahay ko dati sa Chicago. Hindi siya Pilipino pero mas bata pa sa akin yun. As in, saan ba siyang graphic designer? I forgot. Pero graphic designer siya, mag-isa na nagre-rent na apartment. She can do it and you can do it as well. So yun, that's it for today guys. Thank you so much for watching. Kung bago ka sa channel na to, kung hindi ka maka-subscribe, please click the subscribe button. Nag-upload ako ng vlogs every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. And again, this has been Vince at magkita-kita tayo sa next vlog.